Yo, what up sa inyo lahat, WB mo lahat yung time alayan dito sa ating video reaction ng sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito lang mga kabalits, US Coast Guard sinalakay umano ang 200 Chinese Maritime Militia na nagkumpulan sa SCS. At yun, paalala lamang, ito at reaction video lamang. Ano mang sumasal around dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na hinarang umano na isang barko ng Japan Coast Guard ang tatlong Chinese fishing vessel na patungo sana sa West Philippine Sea at sinabi na agresibo umanong pinaalis ng mga Japanese ang mga fishing boat. Nag-deploy ang Japan ng humigit kumulang 10 mga Coast Guard vessel sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na protektahan ang teritoryo nito at sinabi na hindi umano sila papayag na basta-basta na lang apihin ng komunistang bansa ang mga Pilipino. Itinuturing ng Japan ang Pilipinas bilang isang mabuting kaalyado at balak ng Japanese government na direktang tulungan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagdideploy ng mga barko sa West Philippine Sea. Yan nga mga kabalits natin, no, na patuloy nga yung pagtugon at pagtulungan ng Japan sa atin na kung saan sa paghara nga ng mga Chinese fishing vessel o mga Chinese vessel nga sa nagiging tugon na talaga nagiging hakbang nito nga Japan nga. Ito nga ang sinasagawa rito upang mapigilan yung mga pagnanais at pinaplano at binabalak nito sa bahagi ng ating teritoryo o soberanya na tinatangka nga na tuloy nga maagaw sa atin ng mga Chekwang to at lahat nga ng kanilang taktika o mga balak at plano eh talagang nais nila nga itugon dito nga no, sa ating mga teritoryo. Kaya ganun na lamang din yung pagtugon na talagang handa nga pagprotekta rin ng Japan no, sa ating mga teritoryo. At handa nila nga talagang palayasin o no, talagang harangin din ito nga mga Chinese fishing vessel nga o yung mga Chinese vessel nga na talagang illegal na pumapasok sa atin na ito nga ikarapat dapat lamang natugunan din at talagang nga nararapat lamang din nating ipaglaban dito sa mga Chekwang to. At ito nga yung sinasagawa rin ng Japan na tuluyan nga mga pagharang at mga pagpigil no, sa tangkain at plano ng mga Chekwang to. At yun, tuloy pa natin. Balak din ng Japan na magpasa ng isang batas na magpapahintulot sa kanilang bansa na magbigay ng mga armas sa mga kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Indonesia, Vietnam at Pilipinas. At ito ay sa gitna ng kinakaharap na hamon ngayon ng mga nasabing bansa sa South China Sea. Iniulat ito matapos nagkasundo ang mga top defense at diplomatic officials ng Estados Unidos at Pilipinas na kumpletuhin ang roadmap sa mga darating na buwan upang masakop ang binabalak na delivery ng defense assistance para sa Pilipinas sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin ng Pilipinas na kung saan isang longtime ally ng Estados Unidos ay inaasahan na makakatanggap ng mga priority defense platforms kabilang ang mga radar, drone, military transport aircraft at air defense systems. Sinabi sa isang joint statement ng pagpapatupad na isang tinatawag na Security Sector Assistance Roadmap sa mga darating na buwan ay magiging gabay sa pinaplanong defense modernization investment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sinabi ni Philippine Foreign Minister Enrique Manalo sa isang news conference ng dalawang panig ay nagkasundo na dublihin ang kanilang commitment sa pagmodernize ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos bilang pagkilala sa responsibilidad ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Sinabi ng mga eksperto na nakikita na Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang estratehikong lokasyon para sa mga rocket, missile at artillery system nito upang kontrahin ang isang amphibious invasion ng komunistang bansa sa isla ng Taiwan na kung saan
ay pilit na inaangkin ng Beijing bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Austin na masyadong maaga pa para talakayin kung anong mga asset ang gustong i-deploy ng Estados Unidos sa mga military base ng Pilipinas sa ilalim ng mas pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement ng dalawang bansa. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano ng Philippine Navy ang isang Chinese warship sa West Philippine Sea noong nakarang araw at sinabi na hindi pinayagan ng hukbong dagat na makapasok ang barko ng China sa teritoryo ng bansa. Ayon sa report ng Philippine Navy, namataan umano ng kanilang mga tauhan ang barko ng Chinese Navy na papasok sa West Philippine Sea, kaya agad nila itong sinalubong at hinarang upang hindi makapasok sa exclusive economic zone ng bansa. Sinubukan pa umano na mga tauhan ng Philippine Navy na makipag-usap sa radyo at sinabihan ang mga Chinese na huwag pumasok sa teritoryo ng bansa, ngunit binaliwala lang ito kaya't napilitan ang hukbong dagat na harangan ang barko ng China. Dinipoy ng Philippine Navy ang isa sa pinakamalaki at pinakabagong warship nito na BRP Jose Rizal sa West Philippine Sea upang tulungan ang Philippine Coast Guard na protektahan ang lugar laban sa patuloy na ginagawang pangangamkam ng komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ng China sa pamamagitan ng foreign ministry nito ng military cooperation sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat pakialaman ang mga territorial disputes sa South China Sea at magdala ng peligro sa maritime at security interest nito sa rehiyon. Nagbigay naman ng pahayag ang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin nang tanungin siya kung ano ang kanyang komento tungkol sa mga ginagawang pagsasanay sa pagitan ng mga American at Filipino troops. Sinabi ni Wang na ang military cooperation sa pagitan ng mga bansa ay hindi dapat mag-target sa anumang third party at dapat makatulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at istabilidad sa buong rehiyon. Idinagdag niya ng military cooperation ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat pakialaman ang maritime dispute sa South China Sea at hindi dapat ito makapinsala sa territorial sovereignty ng China, pati na ang kanilang maritime rights at security interests sa lugar. Bukod sa China at Pilipinas, ang Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ay may pareho mga overlapping claims sa Spratly Islands sa South China Sea na pinaniniwala ang mayaman sa gas at mineral deposits. Nireject naman ng komunistang bansa ang naging ruling ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas na kung saan ay nagpawalang bisa sa 9-dash line ng Beijing sa South China Sea. Yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung saan ito nga talagang pagtulong nga ng Japan sa ating bansa, na kung saan yung patuloy na umano ya talagang pagharang at pagpapalayas nga itong mga Chinese fishing vessel na kung saan patungo umano sa West Philippine Sea o talagang naispasukin itong ating teritoryo na agad umano itong pinaalis ng mga
Japanese fishing boat nga ng mga Chekwang to na talagang maaaring may ginagawang hindi maganda. Maaaring nga kumukuha lamang ng impasyon dito nga no, sa parte ng ating teritoryo dito nga sa West Philippine Sea. Kaya agad-agad umano to nga hinarang ng Japan at pinaalis nga at tuluyan niya nga hindi hinayaang makapasok no, sa ating teritoryo. Ito ay nararapat lamang dito sa mga dipungal na dipungkol ng mga Chekwang to na patuloy nga gumagawa ng mga hindi tama no, lalong-lalo na sa parte ng ating teritoryo o soberanya natin nga nais nila nga makuha o tuluyang nga makuhaan nga ng ano't ano pa mang impormasyon upang nga talagang mailagay at maitayo yung kanilang mga Peking isla rito. Na ngayon niya itong Japan ang isa sa talagang sumisiguro at talagang sumisigunda dito sa mga Chekwang to na palabasin at paalisin nga itong mga Chinese fishing vessel na to o mga Chinese vessel nga na illegal nga na pumapasok sa ating teritoryo o yung mga hakbangin ay mapigilan na talagang tuluyan niya nga hindi hayaan nga pagtagumpayin nga dito sa parte ng ating soberanya o teritoryo. At dyan yung patuloy at patuloy pa rin ng pagtugon nga ng ating mga PH Navy nga no, na kung saan sa talagang pagharang at patuloy din na talagang pagtugon dito no, sa mga barkong pumapasok nga no, sa ating bansa. Laban din sa mga nagiging hakbangin ng mga Chekwang to. Yung mga patuloy na panghihimasok na ngayon nga ay patuloy at patuloy na binibigyang hakbang. At dyan nga ay patuloy at patuloy na binibigyang hakbang at talagang nga yung mga hamon ng mga Chekwang to ay patuloy nga na sinasangga at sinasalag ng ating mga hukbo o hanay nga no, sa parte ng ating teritoryo o soberanya na kung saan ay talagang rin nagdadalawang isip na paalisin dito sa bahagi ng ating teritoryo ang anumang mga Chekwang nga pumapasok rito. Yung mga umano'y illegal na ginagawa nila ay patuloy din na binibigyang hakbang at tugon ng ating PH Navy ito upang hindi nga maghari at tuluyan nga nga maghimpil itong mga Chekwang to sa parte ng ating teritoryo dahil itong mga Chekwang to talagang yung kanilang balak at plano nais lamang isagawa, lalong-lalo na yung pagkuha ng ating likas na yaman at talagang mga pagsirang ginagawa nito ang rarapat lamang mabantayan at tuluyang mapigilan, lalong-lalo na ng ating mga PH Navy nga rito na hindi nga hayaang mamayani o yan nga yung patuloy at patuloy na gawin nga no, sa loob ng ating teritoryo o soberanya. Na nararapat lamang na manindigan nga no, para sa ating karapatan dito nga no, sa West Philippine Sea. At talagang may mga pagpabor ng hukuman no, sa ating bansa. Ang isa sa patuloy natin nga ipinapamuka sa mga Chekwang to na atin itong mga teritoryong inaangkin nila at hindi po pwedeng mapunta sa kanila kahit ano't ano pa mang mangyari ni katitingan ng ating teritoryo. Patuloy at patuloy na pinapakita ng ating hukbo o hanay na ipaglalaban nito. Lalong-lalo na ng ating bansa na hindi nga mapunta o mapasakamay ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!